Welcome back to Made Vlog again. It's me, Alan Conde. At kung mabago pa lang sa aking YouTube channel, ikaw yung mag-subscribe na and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga i-upload na videos. For today's vlog, gusto ko lang i-share sa inyo yung bago kong camera na gagamitin ko sa next kong vlog. Pero as of now, ang gamit ko pa pong pang-vlog ay yung cellphone ko. Nabili ko siya 1 month na sa akin, kaya lang gusto ko siyang gamitin. Bago ko siya gamitin, gusto ko sanang kumpletuhin muna yung kanyang accessories. Kasi mas maganda kumpleto na bago ko pa siya magamit. Ngayon guys, i-share ko lang sa inyo at i-unbox ko sa inyo yung nabili kong GoPro Hero 7. Bakit GoPro Hero 7 Black? Kasi guys, bukod sa maliit siya, mas mabilis siyang bitbitin, mas madali siyang gamitin. Unlike kasi pag DSLR, gusto ko sana guys, DSLR talaga bibiliin ko. Kaya lang, madalas kasi akong lumuluwas ng Manila nitong bago din mag-ECQ. Hindi ako makapag-vlog kasi bukod sa syempre, yung cellphone ko malaki. Tapos pag nakakailang siyang bitbitin, kaya gusto ko sana, kung DSLR naman, sabi ko, malaki din. Eh kung mag-vlog ako gamit ang DSLR, di sana cellphone na lang yung gagamitin ko. Kaya gusto ko, GoPro Hero 7 na lang ang binili ko, GoPro. Tsaka bakit Hero 7? Kasi sabi nila, mas maganda pa rin daw ito pang vlog. Unlike sa 8 and 9 ngayon, na bagong labas nila. Tapos, GoPro Hero 7 Black, kasi mas malinaw yung camera niya unlike yung sa GoPro Hero 7 Silver and White. Dapat silver and white or maalin lang sa silver or white ang gusto kong bilhin. Kasi nga, ang ganda ng itsura niya. Kaya lang, may nagsabi sa akin na mas maganda talaga daw yung GoPro Hero 7 Black. Although mas mahal siya, pero mas maganda talagang gamitin siya unlike yung sa dalawang kulay. Pero yung sulit naman, maganda naman talaga na testing ko na siya. Pero ngayon i-unboxing ko sa inyo para naman kahit paano magkaroon kayo ng idea. And masaya ako kasi ang tagal ko na rin gusto nito magkaroon. Kasi nga, dati pala, kailan ba ito nilabas na release? 2017, 18 yata, hindi ko tanda. Pero nung una ko itong makita, gusto ko rin talagang gumamit ng GoPro. Hindi man yung GoPro Hero 7, basta GoPro. Kasi bukod nga sa malinaw yung camera niya, syempre maganda pa yung quality. And pwede na talaga siyang gamitin pang vlog. Yun, kaya ito yung naisip kong bilhin, GoPro Hero 7. Ngayon guys, i-unboxing na natin siya. Tsaka yung accessories niya ngayon, i-unboxing ko lang. Yung mga in-order ko siya sa Lazada. Ito siya guys. Balik, kinabitan ko na siya ng tempered glass sa harap. Ang maganda kasi sa GoPro Hero 7 guys, pag ito nag-gas-gas na siya, pwede mo siyang palitan. Then, unlike kasi nung 8, hindi na siya pwede. Tatanggalin na talaga yung mismong camera niya. Yun. Buksan natin. Guys, sobrang linaw talaga niya. Bumili ako dati guys ng action cam, pero ang nangyari doon, fake yung nabili ko. So, hindi siya ganun kalinaw. Ayan guys, ang linaw niya. Kita nyo ngayon tuloy may tao pa sa likod ng camera. Okay guys. Sobrang linaw niya. Malinaw talaga siya guys. Natesting ko na naman to. In-unbox ko lang uli siya ngayon sa inyo. Para lang i-share sa inyo yung video na to. Okay. Malinaw siya guys. Tapos, kasama nga pala nito is mga chin mount. Tama ba? Ewan ko lang kung tamang chin mount ba? Yun yung mga pang motovlog. Mga ginagamit ng mga motovlog. Yun yung mga kadalasang kasama nitong accessories. Tapos, kasi guys, nung una ako nagbablog, ito pa lang siya. Ito pa lang yung nabili ko. Kasama yung cellphone holder, ayan, nandiyan ngayon, nakakabit. Ito, nabili ko siya isang set, second hand ko lang siya nabili sa online. 1.5
ito pa lang talaga yung gamit ko talaga. Nung unang-una ako nag-vlog. Tapos, nag-ipon lang ako ng paunti-unti kasi nga hindi ko naman kailangan. Ay, hindi ko naman siya mabibigla. Kaya ang ginawa ko, guys, nag-ipon lang ako ng paunti-unti. Bumila ako ng ring light, stand ang arte. Stand ng cellphone. Yun. Inutay-utay ko lang siya. Hanggang sa kahit pa paano na kumpleto ko na naman na siya. Ngayon, bumili din ako ng ito, guys. Tripod ba to? Binili ko lang din siya sa Lazada. Limot ko na, guys, yung price kasi hindi naman siya sabay-sabay yung pagdating. Kaya ang ginawa, ito, guys, siya. Hindi siya sabay-sabay kasi dumating. Kaya inabot ako ng halos isang buwan din bago ako nag-run tayo. Makompleto ko siya lahat. Ulanzi. Yan, guys, tripod. Gagamitin ko kasi siya dito sa GoPro ko. Yan, guys. Kasi, mas gusto ko itong gamitin pang outdoor na camera. Kasi, guys, bukod sa napakadali niyang gamitin, maliit talaga siya. Mas mabilis lang siyang i-set up kesa cellphone kasi sa totoo lang, nahihilang talaga ako mag-vlog sa labas. What more kung cellphone pa yung gamit ko, sobrang lucky. Gusto ko rin sana DSLR, yun talaga pinagpipilian ko. Kaya lang talaga ang sabi ko, kung gagamit din ako ng malaking camera, di sana cellphone na lang. Minsan kasi nasa divisorya ako, baklara, nagagalagan. Sabi ko yung dati kong katrabaho. So, hindi ako makapag-vlog kasi nga, bawal maglabas ng cellphone at baka ma-deck one. Ngayon, bumili din ako ulit ng minigun, Senda brand. Nandito na siya, i-setup ko na siya sa loob. Binilhan ko na din siya nito para sa GoPro. Kasi ito, guys, itong isa kong mic na luma. Bagay talaga to sa sa DSLR. Ito yung magandang gamitin sa DSLR. Kaya lang kasi, kaya bumili pa ako ng isang mic. Natagal ko lang kasi gusto magkaroon ng ganitong mic. Gawa ng, nung una ako nakakapanood ng mga vlogs, ganito yung madalas ko nakakita ng mic. Feeling ko vlogger na vlogger talaga ako kapag mayroon ako nito. Alright. Yun lang. Binilang ko rin siya. Tapos, sorry isang kala. Binigyan ko rin siya niyan. Ito, tripod. Lightly lang siya. Akala ko na pagkandito ko pang masira. Nakuna ko siyang binigay. Lahat siya magagamit. Maganda naman. Tsaka bumili na din pala ako ng tempered glass para sa lens ng camera. Tsaka sa screen niya para hindi magasgasan. At may kasama na siyang camera cover. Yun, guys. And binilang ko din pala siya ng case. Yan, guys, binilang ko din siya ng case. Para talaga sa GoPro Hero 7. Bakit binilang ko pa siya ng case kung may case naman na siya nasadya? Kasi, guys, ito hindi to makakabitan ng kahit na ano, like hindi siya makakabitan, guys, ng mic or kahit na anong pwede mo ikabit. Talagang plain mo lang siya magagamit. Ganito lang siya. Binilang ko siya ng sarili niyang frame kasi makakabitan mo siya ng kahit na ano, guys. Mas maganda kasi pag may ganito, guys. Napaka-safe niya talaga, guys. Mas maganda. Tapos, bumili din pala ako, guys, nito. Ito, guys. Ilaw. Para kasi, kaya ako nito, guys, bumili para hindi pagbigla ang shoot. Hindi ko na kailangan laging isa-set up yung ring light.
kasi pwede ko na itong gamitin. So binilang ko na lang siya ng battery tsaka charger niya kasi wala siyang kasama. Sa Lazada ko rin po ito lahat binili, guys. Ah, hindi ko matatandaan yung store, guys. Sorry ha. Kasi iba't ibang store ko siya binili. Hindi naman isang store lang yung binilhan ko. Ito, guys, yung purpose niya kung bakit ito yung pinili ko. Kasi ito po ay nakakabinta ng kahit na ano nga kagaya nito. Yan. Pwede ito siyang kabita nito, guys. Ng ilaw. At the same time, pwede ko rin siyang kabitan ng mic. Ito nga, yung binili natin yung mic. Pwede ko siyang kabitan yun, guys. Yan yan talaga yung setup niya. Kaya ito yung talagang kailangan niyang case or frame. Hindi yung original niya kasi mas maganda at pwede mo pa siya kasing kabitan ito. Then, syempre, gagamitin natin itong binili kong tripod. Yung tripod, kakabit natin siya dito. Yan. At least, guys, hindi na ako gagamit ng cellphone pag nagpa-vlog. Kasi gusto ko talagang hawak ko lang yung cellphone kung hindi yung gamit ko siya ang vlog din. And gusto ko siya, guys, bukod yung pangkuha ko ng camera at saka syempre personal cellphone. Bali ito na, guys, yung setup ko ng camera. Malino siya ka, guys, kasi may ilaw din siya. Pinabitan ko siya ng ilaw. Okay. Mas maganda talaga siya. Ang vlog. Pwede ko na naroon siya ang pang-vlog. Okay. Pwede ko rin siya ikabit dito sa taas. Ang ganda nga nito kasing ilaw, marami siyang pwedeng kabitan sa gilid. Pwede mo pa siyang mas maraming ilaw, mas maganda. Mas malinaw siya, syempre. Yan, guys. Pwede naman ganyan. Yan na, guys, yung bago ko. Sorry, guys, sobrang kalat. Mamaya ko lang yung dilinisin pagkatapos ko ng vlog. Sa susunod kong vlog, ito na yung gagamitin ko. Actually, guys, kulang pa to ng isa eh. Kulang na kulang pa to ng adapter para sana i-connect ko dito sa mic. Adapter siya. Ang alam ko kasi ang purpose niyan, guys, is anti-noise. Yung mga medyo bawas ingay. Mas clear yung boses kapag meron ng adapter na yun dito. Gusto ko siyang bilhin. Kaya lang sabi ko, bilang reward ko sa akin kapag naglabas na ako ng vlog, saka ako bibili. Pero hanggat hindi pa ako magbablog, hindi ko muna bibili yung para sa sarili ko. Pero kaya ko naman nang bilhin siya. Kaya lang, hindi ko muna siya binibili kasi nga, guys, hindi pa naman ako nagbablog eh. Kumbaga, bili ka ng bili, hindi ka naman nagbablog. Kaya hindi ko muna siya binibili, pero sabi ko, makapaglabas lang ako kahit mga dalawa, tatlong videos, pwede ko na siyang bilhin. Hindi ko naman ito ginawa itong vlog na to para mainggit or magyabang sa inyo. Ginawa ko itong vlog na to para may spare din kayo kasi dati talagang walang-wala pa akong gamit-gamit sa pagbablog. So, binili kong second hand pa nga ito eh, kasi 1.5 ko ito nabili second hand. Kasama yung cellphone holder niya. Yun lang yung ginamit ko hanggang sa unti-unti na akong bumili. Ito yung katas ng persahod ko talaga sa YouTube. Binili ko talaga siya agad. Tapos, pinag-ipunan ko, dinagdagan ko na lang kasi kulang pa. Tapos, nung mga ilang buwan pa, yun na, inutay-utay ko na rin yung mga accessories niya. Binilang ko na rin siya ng case. Pero kung tulisin pa, hindi ko na rin kumagamit eh. Bilhin lang ko siya ng case. Talagang iniingatan ko siya hindi magasgasan or in case na mabagsak. Talagang kailangan safe siya. Sana supportahan niyo pa rin ako sa susunod kong vlogs and
Kung babago ka pala sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe para mas hit mo na rin yung notification bell para sa susunod ko upload ikaw ay manonotify. Ayun lang po.